Ah, mga kaibigan, sorry no. Medyo na busy ako bigla. Pare. Ito si Sir, may sinasabi kanina. Ano may kinukwento mo sa akin kanina, Sir? About kay Yorme. Kasi sinasabi mo. Ang ano ko po ay bilib lang po sa kanya. Kasi yung mayor siya, marami siyang nagawang pabahay siya para sa mahirap. Yun lang po. Oh, so nakita mo yun, Sir. Simula nung umupo siya, ang dami talaga siyang ginawa noon. So ito yung gusto mong mga pamamalakad ng panggobyerno. Natutuwa ka ba, Sir, sa mga ganyang ginagawa? Natutuwa po. Sa tagal mo, Sir, na bumuboto at sumusuporta sa mga politiko, ngayon mo lang ba nakita yung ganyang klaseng pamumuno? Opo. Parang ganun na po kasi ang alam ko po eh ngayon lang po nag-aaroon ng ganito ng babahay na kalahin ko naman yan. Itong building para sa mahirap. So, nung nalaman mo ito, nag-aigit ang mga proyekto sa lungsod, pare, talagang natuwa ka? Oo, natuwa ako. Eh kung ikaw, pare, may bibigyan ng pagkakataon? Maganda pa lang itanong, hindi niya ako nilang bibigyan po ng pagkakataon. Na, magkaroon ng isang unit rito. Siyempre po, papasalamat po ako. Oo, sana all, di ba? Oo, sana all, kasi siyempre tayo, galing tayo ng probinsya para maghanap buhay dito sa Maynila. Oo. So, i-pray natin yan, pare, baka magkaroon. Oh, di ba, pare, may gusto ko bang batiin dyan? Gusto ko ba? Kayo, may gusto ko yung batiin? Batiin ko pala yung uncle ko, uncle, shoutout uncle! Oh, yun, oh, uncle! Shoutout dito! Ayun, shoutout ako, ayun, anyway! Shoutout sa mga ex nila! Shoutout sa mga ex nila! Sir, thank you, sir! Ayan, mga kaibigan! Ito po, yung kahabaan na to, kahabaan po ng Pedro Hill going to Onyx, pang Santa Ana. Ito naman po papuntang Skyway, Osmeña, tama ba ako? Osmeña. And then PNR, ayun PNR. So, 'yun, may abangan tayong project niyan sa PNR. Hi pala kay Ma'am. Ano nung pangalan niyo sa Skyway nga pala. Oh, Skyway daw. Anyway, ayan. All right, this is Channel Rez again. Maraming salamat po sa inyo po support sa ating channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe Channel Rez. Ayun po, hanapin niyo po sa YouTube at sa Facebook po. Abangan niyo po yung mga more updates natin about sa lungsod. Hindi lang po yan, meron po tayong mga vlog for Marites. Alam niyo naman tayo, Marites. Minsan, tismoso talagang sobra. Ingat po kayo, maraming salamat. Wednesday, ayan, sa araw na ito. Ayan, sorry, Wednesday, Thursday na pala ngayon. So this is Channel Rez again and we are here sa my Pedro Hill Residences at bibisitahin natin ito before malapit na po itong matapos. Actually, sabay-sabay na po itong mga proyekto ng lungsod ng Manila which is pinagawa po ng ating mahal na Yorme, Isko Moreno, at Vice Mayor Yuservo and Mayora, syempre ang ating former mayor sa lungsod ng Manila. Ituloy-tuloy po itong ginagawa itong mga proyekto dito po sa lungsod. So itong Pedro Hill Residences ay isa sa ating mga bibisitahin ngayong araw and I hope na makapag-tour tayo kasi konting tumbling din na nakita nyo mamaya-maya sa video natin kung ano po yung itsura na nito ngayon. So structural pa rin pero almost siguro mga 85 to 90% na itong building na ito. So another project na naman ng lungsod ng Manila ang tuloy-tuloy ng tinatapos at maibigay ito sa mga taong mabibigyan ito. So maswerte. So again, sana all magkakaroon ka ng bahay rito, napakabongga ng bahay mo rito. Malaki na siguro sa 40 to 45 square meters again. Same lang naman to sa lahat ng mga building na pinatayo from condominium papunta po ito sa Pedro Hill Residences. So abangan nyo mamaya-maya. Hintayin lang natin kung ano kasi medyo matagal-tagal po ang proseso dito kasi hindi ka po makakapasok rito na wala kang paalam ng maayos kasi medyo stricto po at napaka-delikado dahil ito ay still ginagawa. So anyway, maraming langaw. Anyway, abangan nyo mamaya-maya, iikot tayo. So tapusin lang natin ito ang clearance para makapag-cover tayo from down to top, di ba? So abangan nyo, this is Channel Rez, abangan nyo itong proyekto na ginawa ng ating mahal na Yorme since then. Pandemya pa lang ito pinalano, pero ito na ngayon, ang bilis. So ayan, see you later. Alright, ayun, napayagan na rin tayo at makakapasok na rin tayo. Kasama natin ito si Sir. Sir, pakilala ka, Sir.
Joel. Nice to meet you, sir. Thank you, sir, as assistant. Ang ating poging guard. Pero mamaya ko ito interview. May sinasabi sa akin ito kanina maganda eh. O, tsaka si ma'am. Pero may kasama tayo ngayon na mag-iikot, mag-roving sa taas. Papakita natin dito yung mga patapos na. Yung mga nagawa na. Kasi siguro sa nasa 85 to 90% na ba ito? Ayun. So, anyway. Ayun, mga tauhan. Hi, hello. Ayan. Alright. So, samahan natin, sir. Ayan, akit tayo. Sir, see you mamaya, sir. Ingat ka. Boss, mamaya kwento lang tayo ah. Dito na muna tayo, pasok muna tayo. So, dito po, sa mga project na to, medyo stricto po talaga rito ang pagpasok. Kasi syempre, meron po kasi mga ginagawa pa. Minsan kasi alam nyo na, marami pa tayong kailangang sundin sa mga rules and regulations. Especially sa mga building ito. Tama ba, sir? Ayan. Pangalan mo, sir? Neil. Ah, Neil. Ayan. Neil, ano pa dito? Bisaya pa, sir? Oo, baka may gusto kong batiin pare. Yeah, okay. Yung ex mo pare, ayaw mong batiin? Ayaw niya batiin yung ex. So ito po yung Pedro Hill Residences, ayan. So busitahin natin ito. Gumagana ba elevator ito pare? Gumagana pa lang. Shout out. Okay, mga kuya ko. So ayan mga kaibigan, ito po isa sa mga proyekto na idea ni Yorme na implement, pinagawa sa tulong ni Engineer Andres, Architect Amal Mores, Engineer Andy Sadak, and more. Ayan. Medyo maikin ko rin ito kasi may ginagawa pa. Ay, pare. Sorry. Eh, wala. Parang kaya ginagawa pa. So, buhos na lang ang ulang dito. Hi po. Nahapon. So ganito po. Ganito po si Pasyon. Bakit po tayo ng bundok? So buhos na lang po lang ito na ginagawa. Ginagawa na kasi hanggang. So bubuhos na lang po. Ayun. Ha! Ayun, napasok na namin ng kaharian. Wow! Ito yung may ano to pare, may model unit na to. Ano sir? May meron tong room na tapos na talaga, wala pa. So, ito na po ang itsura ng building na to. Pedro Hill Residence mga kaibigan. So, anong floor to pare? Fifth floor. Ayan, so. Ayan, so, ito na. Nakapagod yun ah. Ayan. So, ito po yung bagong gawa to tayo sa ato. Ayan. Alam siya totoo lang, no? Laging namamangha talaga ako sa mga project na pinagawa ng lungsod na idea ni Yorm Isko. Na alam mo yung nakaka-inspire, nakakatuwa pagpupunta ko sa mga project nito kasi nakikita mo na yung output eh. Ito yung mga simpleng plano pero massive yung output. Diba? So, itong haba ng ali na to, pwede kang mag-skateboard dito. Ang laki ng ali. Diba? So, isang unit lang din. Ay, isa lang ba? Isa lang. Oo, isang unit lang. Masilip lang natin yung loob. Ayan, si Kuya yung ano. Doorman. Doorman. So, malakas to kasi doorman eh. Pag wala to, di mabubuksan to pare. So ngayon wala pa tong mga gamit. Okay, meron kasi tong may ilaw. Wala
Ah, wala. Wala akong CR lang kung may dito. Ah, sige naman. Sige naman. So, ito yung dining area, kitchen, ito yung CR. Ayan, so may switch pa dito. Ah, yung ilaw. Oh, okay. So ito yung CR, unlock na talaga ng CR. Kung ang project ito, luluwag na CR. Isipin mo, pwede kayo maligot, lima kayo maligot itong Asia. Di ba? So ito din yung kwarto. So ito yung view. So may swimming pool po ito, ha? Ayan, ha? Ayan. Ayan, ito pwede buksan. Hi! Ayan, ito yung swimming pool, mga kaibigan. Papakita ko sa inyo, ayan. May kiddie pool po siya. So ito po yung the rest ng building. Oh, hi. Happy birthday. Ayos na kayo diyan? Para anong gagawin diyan? Ano yung gagawin diyan? Anong gagawin diyan? Court o palaruan? Ah, ito yung swimming pool lang. Oh, di ba? Di ba lang? So, isa lang natin to. Nakikibukas lang tayo eh. Ayan, so, di ba? Ang laki ng space na to. So, dalawang kwarto again, ulitin ko ha. Dalawang kwarto po lagi ang meron sa proyekto na pinapagawa po ng lungsod. So, ito po yung main bedroom ata to. Tapos ito naman yung maluwag talaga siya, tutusin. Sobrang luwag. Tsaka ang ganda ng pwesto nito ha, kitang-kita mo swimming pool dyan. So, fifth floor pa lang itong tinatayuan natin ngayon. Ayan, so ito yung magiging dining mo. So, depende na lang kung dito may lagay yung TV mo. Saan? Kahit saan naman dito. Huwag lang dito. Kasi kusina to. Pwede naman pero diskarte mo. Pero mas maganda kasi dito, mga gamit pang kusina. So, pwede mo naman i-extend to dito para at least may maging malapad yung kusina mo. So, meron ding lagayan. Ayan. O, diba? So, talagang masabi ko the best. So, kuha mo na ako pictures. Ayan mga kaibigan, hindi pa po ito gumagana pala yung elevator natin. So, kasi ginagawa pa. So, hindi natin maakyat yung roof deck kasi may ginagawa din. So let's say mga next 2 months or next month baka pwede nating akyatin yun. Pero papakita ko na sa inyo mga kaibigan ha. Gano'ng karami ang elevator dito. So isa, dalawa, apat, diba? 6 floor pa lang ito. Oh, 6 floor. So isipin mo ang daming elevator nito. So lahat yan sa ano yan. Sabay-sabay nag-aanohan yan. Lahat dumadaan sa isang ano. Kasi meron kasi mga building na minsan yung kabilang side lang. Ito kasi synchronized na para ata lahat ata, isa na lang. So mamili ka na lang kung ilang saan ka dito ko. Kung trip mo talaga sumakay sa elevator dito, mag-i-enjoy ka dito kasi ang daming elevator dito. Tsaka ito pala, yung likod nito, yung dati mga pabahay din. Yung sa gobyerno, sa national government. So along the highway, makikita mo rin dito yung skyway. Ayan sa side na yun, ayan o, yun ang skyway o, ayan. So hindi natin mabuksan to kasi yun nga may ginagawa rito. Pero ito siya sabi ko sa inyo, ang dami talaga elevator dito. Ngayon, hindi tayo makaakit sa taas. At least, naikot lang natin itong area na patapos na. Actually, tapos na nga. Actually, nilalagyan na lang to ng mga siguro mga gamit na lang. Maglalagay siya dito ng demo unit. So, ngayon mababa tayo, punta tayo ng swimming pool. Yung nakita nyo kanina. So, pasensya, medyo maingay ha kasi may ginagawa pa. So, at least nabisita natin to. Pasunod pa rin pa natin ang drone to para at least mas makuha natin lahat. Ayan. Mga boss, magandang hapon. Sana all. You know, kumakanta po. Oh, akala ko swimming pool to, di pala. So, dito tayo sa may swimming pool. So ganun talaga ang Pilipino, talaga masiyahin, maligalig. Kahit may mga problema yan sa budget, pero matutuwa pa rin yan, masaya pa rin yan. Diba? Tama pa rin, no?
Ah, may gusto ka bang batiin, pare? May gusto ka bang batiin dyan? Oh, hindi, record na tayo. Ah, sir, mga taga-Tarlac dyan, sir. Yun, sa mga taga-Tarlac dyan. So, sana all, nandito yung... Mga taga-Tarlac, sir, mga nagtatrabaho rito. Pangalang, pare, pare. Para sa pamilya, Roger Roldan. Ayun, so... Pare, panoorin mo sa YouTube ito mamaya. Ano mo? Channel Reds, pare. Channel Reds? Ayan, so, dito mga kaibigan, hindi ko na alam to. Hindi ko sure kung ano to, ha. Baka siguro isa sa mga tambayan lunch, ayan. Then, eto, kulay blue. Blue na blue. Pare, dalawang kulay to, pare? Dalawang, two tone ba to o isang kulay lang? May ano pa yan, sir? May kulay pa yan. Ah, so ito yung blue na to, yun yung main color niya. Ibang kulay yan. Ah, okay. Bawatan na ibang kulay. So yung dapat aakitin natin. Kaso nga lang talagang may ginagawa pa doon. Tsaka yung elevator doon. Tsaka hindi namin kakayanan aakitin yan. Ilang floor pa yan? 6 floor pa kami. Nasa 22 to lahat, di ba? Oo, oh, di ba? Sakit sa bangs. Pagdating mo dun, diet ka na. Pagbaba mo, gutom na gutom ka. So, sana all. Oh, susunod na akitin natin yan. Papalipad tayo ng drone dito. Ayan. So, ito na ngayon nakikita nyo. At pinakita nyo yung update rito. So, ito yung isa talaga sa pinakagusto ko sa mga huling paggawa ng baha, pabahay. Itong high-rise buildings. Actually, ito na talaga yung solusyon talaga sa maliit na lupa o espasyo dito sa lungsod. Kasi, sabi nga ni former mayor Isko Moreno o ni Orme na di malabong maging Singapore tong Pilipinas kung talagang nasa puso mo yung tumulong sa kapwa at magbigay ng tulong sa mga makababayan natin na ikaw sa buhay. Like for example, ito lang yung kabahay na ito, so di ba? Na nakikita nyo. Yeah.